Hello to everyone! Welcome to my channel again, mga nanay. Kamusta na po kayong lahat dyan? Mga tatay na tambay sa bahay. Sa totoo lang po, naka-quarantine po tayo ngayon. Marami tayong mga worries, mga isipin, kung paano tayo makakasurvive sa araw-araw. So, lahat tayong mga nanay, relate sa mga ganitong usapin. Mga sitwasyon na talaga namang marami ang nakakaranas ng ganito. Kasi sa totoo lang po, yung pagkakaroon po natin ng home quarantine ay isang maraming dulot po yan. Una sa lahat na mga naapektuhan, yung mga nagtratrabaho na sa ngayon ay walang po trabaho. So, walay po yung ating kita para sa ating pang-araw-araw na gastos. So, yung mga nagtatrabaho na sa lansangan, wala talagang kinikita. So, yan po ang mga nakaka-stress na isipin ng ating mga nagtatrabaho. So, tayong mga nanay na palagi naman po sa bahay, kaya naman natin magstay. Lagi tayong quarantine, lagi tayong house arrest sa ating mga bahay. Nag-enjoy naman tayo ng mga ganyan. Pero yung ating mga tatay na nagtatrabaho sa araw-araw, mahirap silang, mahirap i-handle para sa kanila yung ganun. So, gagawa po tayo ng pwede nating pagkaabalahan. Sa totoo lang po ako, bilang nanay, maraming ginagawa sa araw-araw na ba? Sa pamamahay. So, yung mga worries natin, mga ganito, mahirap po sabihin na hindi natin isipin. Mahirap po sabihin na okay lang yan. Katunayan nga po ako, sa totoo lang, ang tagal ko pong hindi nakapag YouTube. Kasi, tinamad ako kasi, alam niyo yun, lockdown, wala tayong pera. Tiis tayo, medyo tiis tayo sa lahat. Kailangan natin mag-adjust para na rin sa atin, ganun. So ngayon nandito na tayo. Hanggang ngayon, home quarantine pa rin tayo. Nasa estado tayo ng ECQ. So, na-choice naman tayo eh. Tayo pa rin mag-a-adjust para yung buhay natin sa araw-araw is ma-handle natin masaya. So, ang topic natin ngayon, ay itatopic ko po sa inyo ngayon, yung pagkakaroon po natin ng masaya, nag-i-enjoy tayo kahit nasa bahay lang tayo, kahit maraming worries, makagagawa tayo ng mga bagay na may excite tayo, hindi yung palaging iinit yung ulo natin, kasi kulang tayo sa ganito, kulang tayo sa ganyan, kaya ito, sinishare ko na magkaroon tayo ng masayang pamumuhay kahit nasa gitna tayo ng mga pandemics na problema na yan. So, mga nanay, mga tatay, ito po yung isishare ko sa ngayon. Ngayon, paano natin gagawin masaya o hindi kainip-inip ang ating inilalagi sa ating house arrest? Pwede na rin house arrest. Kahit maraming isipin o worries, tanggapin na natin yan kasi lahat naman po tayo ay makakaranas po ng ganyan. Talagang marami, hindi na po talaga to pangkaraniwan eh. Kasi sa totoo lang po, ilang taon na tayong nabubuhay sa earth. Eh hindi pa tayo nakakaranas din ng mga ganito eh. Sa akin lang po ah, na lockdown, na ECQ tayo ng ganito, halos 2 buwan na rin po mahigit na wala po talaga tayong pinagkakakitaan. So, gagawa tayo ng ganap. Kaganapan sa buhay natin na tayo lang, gawin natin to para hindi boring, hindi depressed, hindi stress. Happy pa rin kahit na naka-home quarantine tayo, kasama natin ang ating mga partner at ang ating magugulong mga anak. Habang nasa ganito tayong estado na nasa ECQ, lockdown, marami tayong pwedeng gawin. Tama na yung hindi na lang kikibo, magmumukmuk, yan, ganyan ako eh. Maghihilata, nakakatamad, ganun.
o magwawalang kibo, o walang bahala sa mga pangyayari ngayon, huwag tayong magmukmuk. Isipin natin kung ano po ang pwede nating gawin. Gumawa po tayo ng mga gawaing pwede nating pagkaabalahan, yung ma-excite tayo, like na lang yung pagtatanim. Mag-gardening tayo kahit na wala tayong space sa bahay natin. So, yung may mga space, gawin po natin yung hukay-hukay. Gawin po natin yan. Mag-gardening tayo. So, magtanim tayo. Hindi naman po yung kakornihan. So, sa panahon ngayon, mahalang bilihin. Try natin magtanim. Mag-gardening tayo. So, kumbaga, yung inip natin, marireliever sa pagtatanim or sa pag-gardening, isa na po yan na makakatulong para matanggal yung pagkainip natin. Try nyo po yan. At saka yung pagkakaroon po ng mga focus sa maliliit na bagay. Kasi dati hindi natin yan napagpopokusan katulad ng pag-general cleaning sa ating bahay. So, kasi mga mami, busy tayo sa araw-araw. So, nandiyan naman si partner natin. Pwede tayong maglaro. Maglaro tayo. Pwede natin silang i-tandem para sa mga gawaing ganyan. Para hindi boring na nakatulala ka lang dyan. Naghihintay ng wala. At hinihintay yung mga paasa. Yung mga paasa na merong makukuha, merong ganito, may ganyan. So, pagka hinantay mo yan at hindi dumating, maiinis ka lang. Kasi syempre, kailangan mo yan eh, diba? Kailangan natin. Tapos, walang dumating, diba? Kaya, gano'n na lang. Ang gawin natin, gumawa tayo ng mga bagay na ka-excite. So, ganito. Tayong mga mami, marami tayong pwedeng gawin, katulad ng pagluluto. Mga pagluluto na hindi naman kailangan na tamang recipe o yung mga kilalang recipe. So, kung ano lang yung nandyan sa ating mga ref o yung ano lang yung mga nandyan na ating pwedeng lutuin, mag-ano tayo, yung tawag doon na mag-discover tayo ng mga recipe natin bilang ikaw. Wala namang pupunan yan eh. Basta masarap yan. May lasa yan. Kakainin niya ng mga anak natin. Tapos, kakainin niya ng mga bata. Yan yung mga idea na pwede natin gawin habang nasa loob tayo ng ating mga bahay. Kasi mahirap po yung nakamukmuka lang dyan. Wala lang ang pera. Wala pang tamang diskarte. So, yung mga idea ko na isinare ko, pwede nyo pong gawin nyo po, try nyo po para matanggal yung pagkainip natin. Kasi kahit po ako, naiinip na rin po, pero kailangan nating kumilos, kailangan nating magkaroon ng malinis na kaisipan araw-araw para yung nagagawa natin is tama lang, laging panatag yung kalooban natin, matuto tayong maghintay, matuto tayong magtiis, pakatatag lang. At lagi po tayong manalangin na makakaraos din po tayo sa mga pandemic crisis na yan. Yan na lang po. Sana po yung mga bago sa channel ko, mag-ano po kayo, mag-share, mag-like, mag-subscribe po kayo at hit na rin po ang notification bell para po update po kayo sa mga susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang po. Sana po ay nakatulong po ang mga idea na aking i-share sa inyo. Para matanggal ang inip natin.